So ayan mga kapak YouTube, so nasira yung, so nakaboss sa atin yan yung Yongheng na compressor. So ito yung ginagamit natin sa airgun natin pang refill ng hangin. So compressed air kumbaga. So anong nangyari, nasira yung capacitor. Ayan, nung last time na nagkakarga ako. So nung inopen ko, ayan, merong nag-spark tsaka pumutok ng konti. Then, nawala ng power itong pump natin. So, inopen ko siya ngayon. So, ito yung problema. Sira ang capacitor. Sabog. Okay? So, paano yung turong ko kayo ngayon? Paano magpalit? So, ito. Cover. Tanggalin yung mga tornillo dyan sa kigilid. Both sides lang naman. Mandali lang naman siya matanggal. Tapos ito, nakikita nyo ito, yan, konektado dito yan. So dito yan, dalawa na yan. So tinanggal ko lang para hindi ako mahirapan na magkabit tsaka magtanggal. Okay, so lagay nyo lang dyan. So ito yung pinaka-fuse nya. So dali lang din tanggalin, dito lang yan. Yan. Ito. So duwagan lang tong black na to. Matatanggal nyo na. So meron din na bibili naman sa mga electrical shop niyan itong fuse kung yan ang nansira. So kung wala naman kayo mabili, orderin nyo ng Lazada or Shopee. Okay. So ito pala yung nabili ko na malapit dito sa amin. So pag bibili kayo 40 UF itong stock niya. Yung kita, medyo malabo na yung print eh. So 40 UF din to. Yan, 40 UF 450 volts. So ito yung stock niya na capacitor. So ito, nabili ko, pwede rin to. Basta magkapareha sila ng UF, then yung voltage. Para wala namang problema. So gagawin nyo, wala naman tong ano, itong dalawang wire tsaka dito sa Yongheng. Dalawa na yan, wala naman silang ito, polarity. So kahit saan nyo ikabit dyan pa pwede. So yan. O, kahit arin dito, pagkabitin nyo pa pwede. Basta magkahiwalay ah. Yan. Yan. Okay, so wala tong polarity, kahit arin dito pa pwede. Then, imamount nyo yan dito. So, ganyan siya. Dito mayroon. Pwede nyo i-tie wrap. Pasok nyo dito yung tie wrap. So, naka-tie wrap lang siyang ganyan. Then, bahala na kayo. Tali nyo na lang dito. Ayan, parang ganyan siya. Okay. Ito kasing stock. Mayroon dito ang tornillo. So, siguro na ito. Ganyan yan eh. So, para pang suporta niya. Ito. Parang pang suporta niya rito para hindi bumaba. Pero nakita ko nakatali lang siyang ganyan dito eh. Ang binuksan ko. So yan, mahala na kayo ng biskarte. Paano nyo maitali ito? Basta dito yan, ito. Pwede nyo ipasok dito yung tie wrap sa ganito. At tapos tingin natin. Dito siya. Kasi dito rin nakatali kanina. Pwede niya pasok dyan yung tie wrap. Tapos yan. Tie wrap niya siya dito. Okay. Yan. Tapos sa kabilang side. Yan. Ngayon yung mangyari. So para hindi siya bumaba, pwede niyo naman itali dito itong part na to. Yan. Yan, pwede nyo tadi siya dito. Lagyan nyo na ng tire up ulit. Okay, tapos itong mga line, pagkatapos yung madugtong, tali nyo na ulit dito. Ito side na to. Kasi ito nakaka-tire up to kanina nung tinanggal ko. So yun, pagka ang nangyari, nagkakarga ako, then parang may pumutok.
sa loob ng e-pump dahil nawala siya ng power. So yung mga ganun, capacitor lang naman ang papalitan. Gaganad na ulit yan. So kaya pumutok, 4 years na itong Yongheng ko. So ito yung unang-unang nagisira sa kanya. So kadalasa maintenance ko lang dito, change oil lang. Okay? So yun lang mga kapak-YouTube, sana may mapulot na naman kayong mga troubleshooting tips natin. Ingat kayo, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Tapos panoorin nyo na rin, i-watch, tsaka hit nyo yung notification bell para sa mga bagong videos natin. Okay, maraming pong salamat sa inyong suporta. Ingat po kayo. God bless. Release pressure.